Kaisa ng buong sambayanan, binabati ko ang lahat ng mga manggagawang Pilipino sa pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa. Ngayon ay pinaparangalan natin ang mga bumubuo ng ating sektor ng panggagawa. Silang nagbabahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan upang patuloy na maitaguyod ang isang maunlad at produktibong Pilipinas. Naway makilahok ang lahat sa mga gawaing inihahanda namin para sa inyo tulad ng job, livelihood at business fair na naglalayong tulungan kayong maisakatuparan ang inyong mga pangarap para sa inyong sarili at mga pamilya. Bukod dito, mamamahagi din po tayo ng iba't ibang tulong mula sa gobyerno at gaganapin ang kadiwa ng Pangulo para sa mga manggagawa upang makatulong sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Hangad ko pong mas malawak ang maging sakop ng mga programang ito upang mas maraming membro ng lakas paggawa ang makinabang sa inaalok nating mga benepisyo. Bilang Pangulo, tinitiyak ko sa inyo na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang mabigyan ng disente at angkop na hanap buhay ang ating mga mamamayan. Kasabay ang pagsisikap na mapangalagaan ang ating karapatan at maitaguyod ang digdidad ng ating mga manggagawa. Isang masaya at makabuluhang araw ng paggawa sa ating lahat. Maraming salamat at mabuhay ang manggagawang Pilipino. Assalamu alaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong magbigay pugay sa bawat manggagawang Pilipino sa espesyal na araw na ito. Kinikilala ko at pinarangalan ang mga sakripisyo ng ating masisipag, mahusay at masigasig na manggagawang Pilipino na nagtatrabaho hindi lamang para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya, kundi para sa bayan. The Marcos Administration stands in solidarity with you and supports your rights as workers, advocating for better labor conditions, promoting better training and upskilling, and seeking ways to improve the employability of the Filipino workforce. We recognize the need for more decent and quality jobs that are fulfilling and supportive of individual growth and push for the emergence of a work culture that understands the evolving demands of competing responsibilities as a global workforce and as a responsible family member. We continue to highlight the importance of your welfare as you are one of the most important foundations of nation building. Your progress and success contribute to a more dynamic economy and reflect the outcome of our vision of uplifted lives for the Filipino people. I enjoin everyone to advocate a work culture that values mental health and well-being along with better wages, safer and healthier working spaces, gender-responsive policies, creative strategies that support working mothers, single parents, and working students, better career growth opportunities, and personal work fulfillment for all Filipinos. Sa susunod na 5 taon, sisikapin ng kagawaran ng edukasyon na bumuo ng matibay na pundasyon ng kaalaman at kasanayan para maging handa sa hinaharap ang ating kabataang Pilipino at makaakit ng mas dekalidad at disenteng trabaho. Salamat sa lahat ng ating manggagawang Pilipino. Kasama ninyo kami, naninindigan sa pag-asang matupad natin ang ating pangarap ng isang progresibo, inklusibo at matatag na Pilipinas. Lahat para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Para sa mga lugar.
Nagtitipon ngayon upang gunitain ang makasaysayang pandaigdigang araw ng manggagawa. Uring manggagawa! Mga kasama, marinig natin ang panaghoy, ang paglaban ng ating mga kamanggagawa upang itaas ang sahod, upang ipaglaban ang regularisasyon ng trabaho, upang ipaglaban ang ating batayang karapatang mag-organisa at makunyon at makipagtawaran. Ngunit sa unang pagkakataon, sa unang Mayo 1 ng kasalukuyang Reynel U.S. Marcos, nauna pagkausapin ang mga kano sobrang kaysa mga ngayon. Pilipino, masaya ba tayo rito? Hindi! Hindi tayo masaya sapagkat dapat at pangunahin itong pinakinggan ay ang mga batayang mga suliranin ng mga manggagawang Pilipino sa pagtatas ng sahod, katiyakan sa trabaho at pagrespeto sa ating karapatan bilang mga manggagawa at bilang mga mamamayan.